iniiwan mo. If nasa post ko pat para pa ano natin 'yan ulit. Papa ano natin ulit. Dali lang. Ayun. Yeah, so sorry about that. A few technical problems. So far okay na. Sige lang sir, saksi kami sa pagsisi online streaming. No, because the problem is I changed software. So this is a new software. Technically, this is a beta one, and I'm using. Ano tawag sa software mo? Ecamm Live. This is the only software na hindi ka HDMI, USB lang ang DSLR. So wala ka ng capture card. Wala ka ng... Wow. Wala na. Direct just sa... Technically, pag kinabit mo yung camera, it's treating it as a webcam na kaagad. Which is, this is the only software. Increase lang ang volume ni Pat. Yan. Lakasan mo kaya. Yan, testing. Parang humina ka, Pat. Kanina malakas ka. Go, try again. Yan, testing. How's that? How's the sound? Kumusta ang volume? Parang kumina ka bigla. Weird. Kumina ako? Oo, oh, kumina bigla. Parang yung distance ko ah. Same lang yung distance. Okay. Guys, kamusta audio niya? Yeah, it's Ecamm. Ang software is Ecamm Live. Currently, hindi pa tola. This is a beta version. You can't only Canon cameras are supported right now. But I got the chance to use the beta version. So we're the beta testers. So tinetest namin ngayon. It's only for Mac. So okay. This is sobrang ganda niya eh. Ano lang is medyo kapa ako konti. Pero yun nga, yung camera ko madaya kasi nga naka 1.4 ako eh. So syempre iba. Speak louder Pat. Hala. Parang humina from kanina? Saan mas okay? May echo o ang... Dali ah. Tatanggalin ko sige, to. Sige. Yes. Ngayon, walang record level dyan, Kelvin. Ha? Walang record level setting sa side mo na na-adjust or something. Hindi. Kasi ngayon... Wala na eh. Growing pains, guys. Sorry. Pero kahapon, as in talaga, we knock through na namin to. Stress na ako natapos dito sa kakatest eh. Which is kinda weird in some way. So, ayun, audio settings. Siyempre, kita niyo yung ka-screen ko, di ba? Okay lang yan. Beta mode naman eh. Oo. Ayan. Sound check. Ako rinig nyo malinaw. Kay Sir Pat mahina. Pat, adjust mo nga yung ano mo. Dito sa may settings oh. Yung sa audio settings. Kita mo menu ko, diba? Then sana. Sa'yo. Ika. Naka-phone cam ako ah. Oo. Let's check. Sige, better wala daw. Saksak ko na lang. Ako na mag-sacrifice. Parang. Kasi wala ko na rito ah. Walang audio setting. Pero malakas ka dito. Oh, wala kang audio setting eh sa side ko. Okay, sige. Parang yun yun. Parang nak... Pero ang linaw mo na dito eh. Ewan kong broadcast bakit ang hina. Ang weird. Hindi ba intindihan may echo? Yun lang. So ngayon, wala nang echo. Yan. Testing. Ayan, it's loud. 1, 2, 3. Yeah, malinaw na to. Malakas on your end. Malakas na. Kaya. Okay na guys, okay na. Grabe, 30 minutes na ubus natin, di pa tayo nag-umpisa. Sorry! Okay lang. Okay. Hi Isabella. Ayun, so we're good. Yeah, should be okay. Guys, okay na? Okay na ba? Okay na. Testing. May pumapasok naman testing. Eh. So, kamusta ang boss test ko? Palakpakan kita. Yan, okay na daw. Okay na. Okay na?
Yep. Okay na yung volume? Alright. Sorry so, everyone. Back to ano tayo. Umpisa tayo ulit. Sorry. Yung ano, yung nag-start tayo dun sa... Oh, wait, Calvin. Kung may magka-comment, ikaw na magbabasa ng comment. Ako na magbabasa. Oo. Ah, sasabihin mo lang sa akin. Okay. Sige. Alright, so guys, just feel free to cut and comment kay Calvin na kung may sound problem. Alright, so history ko. After graduating from college, so on and off tingin photography sa akin. Since high school to college, grade school to high school to college, on and off in photography. I was into the band scene. Music major ako actually. Percussion major. And then after college, binalikan ko yun ako, yung photography, love for photography. Nag-apprentice ako kay Francis Abraham. If you're into the magazine scene before, sa Preview magazine, specifically, no? Kay Francis Abraham ako natuto mag-lighting, mag-fashion, feels, styling, sa mga groups niya. And then, medyo nag-side-turned siya sandali, medyo ni-resume ko yung weddings ko. I shot a friend's wedding, and then, gustuhan nila, tumakbo yung weddings ko on the side lang. Kasi, syempre, ambition ko before, fashion photographer eh. Then, luckily, nag-boom yung fashion portraiture career ko. Yun. So, photography weddings took a backseat. After a few years, weekend racket ko, kasi ano eh, weddings, diba? In the weekend racket natin. Bored na bored ako. And then, yung bride na sobrang parang very fashionable na fashionista. So, yung ideas ko po for mga weddings, fashion, no, sobrang lumabas sa mga sa mind ko, ideas, mga creative ideas. So, I directed yung bride ko. And fast forward, she got the photos. Sobrang siya na-inlove sa mga photos niya. Kasi sabi niya, oy Pat, I love the candid sa weddings. I love the formals. Pero what really stood out yung mga solos ko. My solos, my beauty shots, and my couple photos with my groom. Sobrang ginanahan. Sabi ko, eventually, hey, why not gawin ko itong niche yeah. wedding scene. Oh, yun. So yung naging niche yun, so lahat ng mga creative ideas along the years, lahat na lang galing magazine, and then yun, like underwater shots ko. Diba? Nakita mo recently. Yep. Hindi man yan unique ideas eh. Lahat yan parang hybrid ideas na I made it into my own para lang makuha ng real brides, real couples yung gano'n na ideas, gano'n na photo shoots. And then from there, in industry, medyo feeling ko nag-grow, medyo naging mas open sa to creative shots. Like, let's say, a long, long time ago, blurred photos. May demanda ka na eh, di ba? Ayun, pagka nag-shoot ka ng blurred photo. Pagka nag-shoot ka ng blurred photo, sasabihin na, uy, kulang yung blur ah. Mas maganda mas blurred ka. Sasabihin ka pa eh. Meron ako client, bakit blur yan? Kasi gusto ko blur eh. Art yan eh. Ah, okay, I like it. Gawa ka ganyan eh. Before, diba? Talagang demanda eh. Sabi na, I like it. Before, gagalit yan. Bakit hindi sharp from foreground to background? Gagalit lahat yan. Can go see the house as well. Yung progression ng industry. Yes, so, yeah, so very mature na yung ang industry. Bride and groom, they know what they're looking for. Styling, photography-wise, video-wise, lahat, they know na eh. So, kailangan i-up pa yung game nowadays. Hindi na pwede maging cookie cutter. Kailangan, pataas yung level. Totoo. So, yun yung naging entry point ko sa career ko. So I found that niche dun sa style ko, then nag-boom siya, sumabog siya, then yun, so dire-diretso na. And then along the way, adding stuff na lang. Ayun, so guys, pag may question ka kay Pat, feel free. Ako na magbabasa, yung problema kasi yung bineta test namin ito, nagpa-pop out yung mga questions sa window. Ngayon nawala siya ngayon. Which is, anyway, babasahin ko na lang. So far wala pa naman. Hi Ken, Ken Go, he's here. Nice. Si Frank, remember hey, Frank Dizon? Remember Frank Dizon? Oh. Ayun, he's here as well. Isa rin to sa nagturo sa akin. Ito yung original Nikon user ko na friend. Na addict. Canon pa ako at that time eh. So parang, ano ba ginagamit mo? Ayun, so
Yeah. Anyway, sige. I'll play your slides, no? I'll play your slides so para makita nila yung work mo. It's just a summary of Pat's work. Okay? Play ko lang ha. Importante 'yun eh. Hindi natin pwede tanggalin 'yun eh. Sabi daw ni Ken, "Hoy Pat, Wednesday ngayon. Anong session nyo pag Wednesday?" May basketball kami ni Ken, may basketball. Okay. Kaya yun. Problema, lockdown eh. Hindi pwede magliparan yung mga laway namin, tsaka yung mga tao. Saan ka na kay school? Savior. Class batch kayo? O ano? Hindi, mas... okay. Kaya pala. Alam ko, mas parang mas matanda si Ken, di ba? Pero same batch niya. Okay. Paano yan, Ken? Tingnan mo. Okay. Naalala ko na yun eh. Huli ko na nga naalala. Hala, si Ken.
patagal, sobrang tagal ko na rin kilala pala to. Tapos lately, nung nag-Nikon nga ako, Ken! Ayun, so parang super si, small world. Si Ken, sobrang ano, sobrang inspiration si Ken, ha? Pag makita mo high school photo si Ken, sobrang siyang big person. Dahil sa kanya, nag-fitness siya, nag-gym siya, hanap. Nakaka-inspire yung work ethic regimen niya. Addict yan ngayon eh. Sobrang addict yan eh. Ayun. So, bumili pa ako ng mga exercise mga band sa kanya eh. Ah, okay. Oh, dami nga yan eh. Sobra. As in, pati wife na nga. Hindi ko kaya yung ginagawa. Buhat na yun. Wife na lakas sobra. Ayun. So, anyway. Again, guys. If you just joined and if you just seen the slideshow and if you don't know Pat D in this photography world, then palit kayo ng career. Kasi kung hindi nyo kalala si Pat D, ewan ko na lang sa inyo. Ayan, so, ayan, so, again, thanks for joining us today, Pat. Nasend ko sa iyo mga few questionnaires, yun nga, na, what's life before photography, nasagot mo naman yun. So, just add up, hobbies and things you do while you're not shooting? When I'm not shooting, nowadays, ini-enjoy ko yung concerts ng house and then iniisip ko lang yung content na parang I don't really in a way parang laging 24/7 yung mindset ko, so laging thinking of the next content, what to post, how to color it, and then it's always about work na, somehow somewhat palaging ganun eh. Pero on the side, if I have the time, kung pwede mag beginner surfer ako eh, kung may time mag surfing ako, kung may extra time sa family. Puro family time eh, pagka may extra time. Puro yun. So, anong pwedeng gawin with the kids and with my wife? So, yun ang hobbies ko. Kasi before nung, when sumabog yung career ko, no? So, lagi akong out eh. Lagi akong, yung kula ko palagi, it's either weekdays, may magiging work, weddings, and then weekends, may weddings naman. So, kaya medyo, nag-set ako ng quota per year. Pagka na-achieve rin yung quota ko, medyo mas nag-relax na ako. I do something else na sa weekend. Nakakailan weddings ka a year? Yung peak well, mo? Yung peak na sa 135 per year. Pero I noticed na medyo ano yun eh, medyo nakaka-depress. Para every weekend. Bug-bug ka na, hindi ka na makaisip eh. Parang wala ka nang mag-maisip na unique ideas. So, pero, binumasan ko. So, if I cut it ng 90 to 100, why not? Pero totoo yan, kasi na-try ko rin yung back-to-back-to-back. Yung first day mo ng shoot, okay ka pa eh. Yung second day mo, medyo yung creative mind mo, medyo nalalag ka na eh. Pag third day, sapatos na lang. Minsan, sapatos na lang. Paano ko ba pa-shoot to sapatos na lang? Nabablanko ka na eh. Pagka three straight, walang problema sa akin. Pagka nasa fourth na ako, hirap na ako. Kasi yung fifth, may added adrenaline, diba? Kasi last time. Feeling ko yung parang max ko talaga, 5 straight. Pero nowadays, if I can do 3 straight, okay na sa akin yun. Ayun. Alright. So, ano ka lang, add up ko lang. So, what is, ayun nga, what is life now when you're all stuck at home? When I'm stuck at home now, doing something productive yung ginagawa ko eh. Para lang yung creativity, it's still there, no? Pero right now on the business side, of course, diba, we have IG for our business, diba? Some people they're still into Facebook for business. So ngayon binimix ko na yung IG videos, maski vertical format or horizontal format. So medyo kinabisado ko na how to edit and do voiceovers and how to record sa camera phone and sa mirrorless camera or with my SLR. So yun yung pinagagawa ko ngayon. So pag nakita mo lately, nag-post ako ng isang YouTube video ko na, IG story, halo-halo na eh. So yung learning process ko, something new ko for this lockdown, is yun, no? Aside from online learning, yun, video editing ginagawa ko ngayon. yun din nga eh, nung kakapasok ko lang sa YouTube, tapos bigla akong kinapa yung YouTube, sabi ko, ang komplikado naman ito. Parang different feel talaga. Diba? As in, yung minus niya, parang nalilito na ako. Ano to? Tapos ngayon, may ginagawa ko.
may ginagawa ako ngayon, like yung stream, gusto ko i-feed lahat sa IG, sa YouTube, tsaka sa Facebook sabay. Nagawa na yung dalawa, wala nang problema. Currently, we're simulcasting in YouTube as well. So yung IG na lang, kasi kailangan ko i-reprogram. Medyo nagloloko lang yung HDMI. So a few more days, okay na rin eh. Ayun, so... Imagine mo, pagkatapos lahat yan, may TikTok pa pa, diba? Kailangan mo advance yan. Para lahat ng market, covered mo. Oo, covered mo eh. Ay, nandiyan si Jaja, oh. Sarmiento. Hi daw, sabi niya. Hello, how are you, Jaja? Ayun, so, alright. Kumusta talk mo, Jaja, kanina? How are you? Oh, kanina, hindi ko nga naabutan kasi nagpre-prepare ako, nag-invite siya eh. So, hindi ko napanood. Sorry, Ja. May replay naman eh, we'll watch the replay, promise. Actually, I invited Jaja for one of the talks kasi puros lalaki sa lineup. Naalala ko dati before may issue kami sa D850 na yung lalaki, yung scandal ng D850 na lalaki lahat eh, kami, kasama kami dun eh, so lalaki kami lahat, so ngayon kailangan may babae, so si Alex Jaja, hopefully we'll schedule one. So alright, so who's your inspiration and why? Yan inspiration, normally I don't look at photographers, no. Yung inspiration ko pa rin ever since and up to now are fashion photographers. So fashion photographers abroad, of course, si Mario Testino, forever nandyan. Nandyan din si Patrick Le Marchelier. So, puro mga Hearst photographers to, so mga, puro mga magazine photographers. And then, of course, si Leibovitz. Lagi sinundan ko lahat yan. Yun. So kailangan kasi yung inspiration natin ano eh, mga high level photographers eh. Kasi sila nakikita na yung styling, look, yung posing, lighting, nataintindihan nila eh. So itong mga high level photographers, pati yung taste alam nila ano yung tama, ano yung mag-work per subject. So lagi ko silang sinusundan to get more inspiration. Naalala ko dati yun eh, pag nandun ako sa shop, sa studio mo, sabi mo yan sa akin na, tumingin ka dyan ng magazine, ang dami, tambak na fashion magazine eh. Tinanong ko tayo, before I ask you that, sabi na, you buy a lot of magazines and all. So, nandun, tambak. So, pag nagtatanbay ako dun sa studio mo, yun lang, tingin lang ng magazine, tingin lang ng fashion magazine. Which is so true, kasi next, mga higher levels, iba talaga eh. Iba yung mata, iba yung feel, iba talaga. So, oh, makikita mo lahat ng wedding photographers, yung mga, lahat ng, na nagpa-secret ng mga certain looks, no? Makikita mo galing sa fashion industry lahat. Doon kinuha, even for makeup, hair, pati styling, di ba? Dati wala lang stylist for mga wedding pinot, eh. Galing dyan lahat, no? Baka nga yung show ni Tyra Box, di ba? Laking tulong yun sa industry, eh. Tapos na-apply sa wedding. Yes, exactly, exactly. Sabi ko, may stylist, may art director, may mga pegs, doon galing, eh. Ayun. Kaya as in, talagang totally nag-change eh. Ayun nga. So pag may nakita akong weddings na actually hindi ko titignan kung sino gumawa ng picture. Nalalaman ko it's you eh. So it's like a signature. It's your signature. It's your signature shot. So with that's what made you different from the rest of the wedding photographers. Kasi 'di ba? Iba eh. Nandiyan yung shot eh. Good. So of course, maraming mga newbie photographers, diba? Trying out certain concepts, certain looks, certain makeup, certain styling, diba? Ang pinaka error ng newbies ngayon is yung overall look, overall execution. Ito lang para masasabi kong, ito yung pinaka-advice na sasabi ko. If you're real couples, kung mukha silang alanganin, mukha silang nakakatawa, body language, facial expression, diba? Kung hindi maganda ang kinalabas na doon, you didn't do a good job. Yun ang laging advice ko sa lahat. Totoo yan. Very simple. Oh, magaling styling mo, makeup mo, magaling yung damit, pero pangit pag-direct mo ng pose, yung feeling, yung body language, expression, kung pangit yun, kasi anong gawin mo sa angling mo, hindi nagaganda. Diba? Kailangan very spot on. Taste mo talaga, very important. Oh, kasi tapos kasi minsan, diba, parang sobrang pilit, na parang
It's kind of a trying hard shot na eh. Sobrang pilit na yung shot, hindi na natural. Kaya ang pangit na tingnan. Hindi pwede pilitin, yes. Ayun, so pero tapos... imagine mo, yung ginawa ko yung underwater shooting kay Isa Calzado. Oo, kita ka. Kay Isa last year, kay Sarah this year. Diba sinabi ko dun sa opener line ko sa IG, ang daming nagre-request for the last 10 years. Wala akong pinupost. Bakit? Diba? So, lagi ko sinasagot sa kanila, hindi talaga nag-work eh. Kung maganda yung post ng groom, alanganin yung bride. Kung alanganin yung bride, alanganin yung groom. So, hindi ko siya talaga mapopost. Ganun lang talaga yung level ng thinking ko. Hindi, so, kasi yun din nga yung sinasabi ko sa iba eh, na pag don't post alanganin picture, diba? Pag parang masarap yung iniinom mo, hindi coffee session yun ah. Hindi tayo coffee session na. Mukhang drinking session na. Ayun. So, light lang. Super light drink. Ayun. So, sandali. And masaya ko lang. Pero. Guys, pag may question kayo, anong kape nyo? Dapat 3-in-1. Wala. Si Pat, ni umiinom ng kape. Hindi yan, niyo. Apple juice yung kay Pat. Apple juice. Kape na ako nung umaga. Kung nagkape pa ako ngayon, hindi na makatulog. Dapat pala drinking session to kasi pag late sa hapon. Dami nga nagtatanong bakit iba-iba yung oras. Sabi ko kasi I've invited a lot of international photographers din eh. Tapos yung time zone iba-iba. Hindi ko naman sila papagisingin ng alas 8 ng umaga, di ba? So, ako mag-adjust. So, nakatawa nga pati sila Yervant pumayag na eh. Yung mga top kan si Jerry may COVID lang kaya wow. hindi ko pa. Ayun, so bumang mo timing yan. Oo, wala pa. Tsaka na pag umaling. Ayun, so work from home si Tony. At Frank, magkakilala pala kayo ni Tony. Hi, Tony, ano yan? Si Frank, isa yan sa naghasa sa akin. Isa yan sa mentor ko. Partner ko pa yan actually. Ayun, so eto Pat, what's the most difficult projects? And how did you handle it? Difficult projects sa... Sa fashion tayo. Fashion muna tayo. Fashion. Fashion. Well, yung pinaka-difficult na nasira yung isang lens ko, mga 7-8 years ago, nag-swimming pool shoot kami, ginamit ko yung Digapak. Digapak? Digipak? Mm-hmm. Yung para sa SLR, di ba? Sobrang kinakrack yung lens ko, hindi ko naman makrack-crack. So, nag-crack yung plastic. So, medyo kasalanan ko rin yun. Yun, so, nag-flood. Yun, nakuha ko yung body na buhay pa. Very lens na. Wala na. Dedo na. So, medyo... Yun. So, pero yung pinakamahirap palagi sa akin, underwater. True. Kasi hindi mo makontrol eh, di ba? Ang hirap eh. Ang hirap. Yung... Pag makita mo yung before edit ng kay Sarah and kay Chard, makikita mo yung kay Chard, yung buong katawan niya, kinagatan ng mga mini, parang mini lang, mini jellyfish. Okay. So, akin a few parts ng katawan ko eh, na may mga kagat eh. Pero pag makita mo yung kay Chard, buong katawan niya. Sobrang dami na. You know, para may bagong t-shirt siya, gano'n, ng kagat. Puro kagat na lang ng But again, you got the shot, so, di ba? The sacrifices you have to do just for the money shot or the hero shot. Oh naman, buti game sila. Yun din yung palagi pag nagtatanong, how do you get the hero shot? How do you get the wow shot, di ba? And yung sinasabi ko rin na, hindi mo naman magawa yan pag hindi game yung client eh. Like in this part of the world, pag mga Arabs, ang hirap. Sasabihin nila, that's too cheesy, I don't like that, my dress is gonna get dirty. So, di ba? Gusto ng beach shot. Maglalakad sa beach. So, tapos, two steps. Ay, my shoes is gonna get dirty. I thought you wanted a beach shot. Di ba? So parang, ayaw nyo, tiwag bala kayo. Yun. So, ang hirap. Grabe yung adjustment ko from Philippine style to Arabic style na, sin talagang, masistress ka lang sobra eh, nakakairita lang. Ayun, so. Yung turo sa akin ng mga fashion photographers dati, mga Francis, kung kumukontra ang subject mo, kailangan mo i-out-contra. Yun. So, hindi ka pwedeng pumayag. Parang i-rockstar mo in some way. Yun. So, yun ang mahirap eh, yung balance, di ba? Sabi, kliyente mo yun. Ang hirap naman, binabara-bara mo, ni-rockstar mo masyado.
So, yun ang mahirap. Pero culturally, of course, diba? Pag-Arabs, pag-Japanese yung couple, kapag may konting pagka-conservative. Oo, sobra. Minsan nga, lalo na pre-wedding kami, nandyan yung parents. Nandyan yung parents. Eh, she's like 35 na. Nandyan yung parents. Tapos, pag mag-kiss, ayaw mag-kiss kasi nga nandyan daw yung parents niya. The bride is around 30, 35. So, di ba? Imagine mo. So, syempre, sinabihan ko yung groom, pwede, chupiin nyo muna yung mother-in-law mo para at least we could get a good shot. Kasi wala talaga. As in, hindi nga maka-holding hands, but sige. So, yung emotion and reaction, wala talaga. Kasi nga, nandyan yung parents. So, culture-wise, okay, ang hirap. Ang hirap din. So, hirap. Adjust talaga. Adjust din talaga. Oh. So, per country talaga, kailangan ng ano, pagka per country, kailangan lang i-alamin kung paano yung proper wording. Paano kailangan. Oh, exactly. So, paano i-discard eh. Pag Indian wedding pa. Indian wedding, I'm not fond of Indian wedding. Pero kung meron man, kailangan sobrang vibe ko dapat yun. Kung hindi, huwag na lang. Oo, sobra. Hirap eh. Ginagawa, long night. Long day. Actually, 5 days, 7 days minsan eh. Hindi pa ubos, hindi pa full charge yung battery ko. Papunta ka na sa next na shoot eh. Yung weddings nila, ginagawa namin yan. Ginagawa namin sectional eh. Kanya-kanyang event, kanya-kanyang 2 hours. Hindi yung full course hat palagi. Hindi talaga kaya eh. Sobra. Hati-hati na lang dapat. Tapos meron pa, ano pa yan, yung favorite ko niyan pag mag-book ako ng Indian wedding is like, I have to times 5 or times 6 the rate. Then give them discount. Then give them discount of 80% or 40% discount or 50% discount. Tapos you adjust everything. You really adjust everything. Then you have to write down everything. Grabe ganda ng Indian wedding palagi. Sobrang colorful. Oh, sobrang sarap. Parang pikit ka na lang pag pitik mo. Oh, ganda na lang tira ko. Wala na. Maganda pa rin. Oh, diba? So, ayun. So, just another question. Ano yung top 5 shoot mo? Favorite shoot mo sa wedding? Top 5 shoot? Sige, huwag na in order. On top of my head, 8 years ago, may isang Hong Kong couple, kinuha ako. Nag-shoot kami sa Tibet. Of course, of all, lahat ng mga artista weddings, sobrang enjoy. Pero, ang pinaka nag-enjoy ako dun sa wedding ni Solen. Ah, okay. Because dun sa chateau ni Solen, may guest building, may guest house na ginawa niya, nilagay niya lahat ng creative team niya. From makeup, styling, photo, video, nilagay niya kami sa isang bahay. So, sobra akong nag-enjoy nun dahil nung after party na, hindi ko na kailangan isipin mag-pack ng gear. Nandito kasama ko, wife ko. Siya nag-pack ng gear ko. Naki-party na ako buong gabi. Ganun na. Kaya sobra akong nag-enjoy nun. Of course, yung kay Anon Irwan, memorable yun. Because 1 a.m. medyo island din eh. Island yung reception place eh. So, sabi ng island, cut off na. Kung hindi may iwan, bahala na kayo mag-rent ng boat nyo. Isang boat nun, parang 2,000 euros eh. Parang ganun eh. So, if you're not joining the steamboat, good luck. Parang ganun. Yun, so at 1 a.m. pagdating sa steamboat, pabalik sa main island, papark pa lahat sa boat. Sobrang enjoy. Yung mga memorable wedding. And then any beach wedding sa Philippines, Bora or Amatolo, sobrang enjoy pa lagi pagka beach wedding. Although mahirap, pero nag-enjoy ako sobrang. Nagta-time. So, yun ang top time. Yung ako pag beach wedding, pagod na pagod ako, parang yung nagka-cramps ako kasi nga, yung effort mo na double effort pag tumatakbo ka sa sand. Tapos lumulubog yung paa mo. Tapos pag, as in, parang pagod na pagod ako magtapos. As in, yung muscle sa legs ko, ramdam na ramdam ko yan eh.
Ginagawa ako pag beach riding talaga, kinakausap ko yung couples ko. Parang, oy guys, you have to be gamer. We're going to be walking to the beach, walking to sand. Your dress will get wet. Hindi might get wet, ah. Will get wet at some point. So parang pinaprep ko na eh, para di sa magiging maarte mo yung kaya. So imagine mo, di ba? Travel ka to Boracay, arad ka a day before, or aarad ka on the day, wala ka pag-ulog, di ba? You're running based on adrenaline. Mm. Tapos, AJ yung couple mo. Hindi parang sarana yung buong trip mo. Totoo yan. Dating pa lang sa prep, sa makeup, pinaprep, todo prep na. Para game na game yung couple na. Meron ako isang shoot sa Cyprus. Nag-rent na ako ng car, nag-rent kami ng car, inikot ko na, nag-site survey na ako. 2 days before, chinek ko na yung mga sites. So, syempre, aral-aral. Tapos tinignan ko na saan mag-aangulo, anong maganda, lighting, lahat, yeah. Chinek ko na. How far is Cyprus sa ano, sa Dubai? 6 hours? Less, hindi ko na maalala kung how long, but it's not that far. Wow. Yun, so... Yung mga dream destination. Hindi, ang ganda ng lugar. As in, sobra. Tapos, ito na. The day for the shoot, for the pre-wedding. Wedding din yun, pero nag-shoot na kami pre-wedding doon. Ang sagot sa akin, I don't want to go anymore because the guests are here and I want to entertain them. Ano, groom o bride? Dalawa sila. Tapos, tapos sabi ko, sayang naman, you hired us to, di ba, to do a shoot. Sabi ko, pagbigyan nyo na kami, pinagbigyan kami, 1 hour lang. Isang venue lang. Naikot ko na, as in, sobrang ganda ng lugar. Tapos biglang, ang ginawa namin, hinatid namin sila sa hotel, kami na lang nag-shoot, kami na lang. So, naglaro na lang kami, nagtinging tourist na lang kami. Ayun, so, frustrating. Frustrating sobra. So, sobrang ganda. Talaga. Sobrang ganda ng lugar. Parang once in a lifetime lang. Never ko na-dream na makapunta ako doon. Tapos biglang makakapunta ako doon. Tapos ayaw rin magpa-shoot. Ayun. So... Yun nga. Ganyan din eh. May mga destination weddings ako. Pagod ka. Ano, pagka nandyan ka na. Gusto lang nila mag-party. Ayaw nila mag-shoot. Wala. So, well, diba? Pero na-notice ko yan for high-end clients. Usually ganun. Hindi sila particular sa couple shoot. It's okay. I'm okay. It's okay. We'll just enjoy the party. I don't need a shoot. Yan, ganun palagi. Pag high-end client, parang hindi sila, let's do a couple shoot just for my posters or just for hanging on the wall and we're done. I'm okay. Don't mind. Don't worry about it. Gaganun sila. Sa high-end client, ganun. Hindi sila particular. Tsaka yan pa yung hindi masyado mareklamo. Kaya ginagawa ko, parang rule of thumb ko sa sarili ko. Kung if they will only spare 15 minutes na oras sila sa isang destination, ginagawa ko, inuuna ko na yung go for the gold. Wala nang formal. Uh-huh. Sa ano yung idea ko, yung gold, yung money shot ko na happy ako, gagawin ko na muna. Ito, yan ganun nga yan. Pero bitin. Bitin sa bitin, pero, diba? Yan nga, sobrang bitin ni. Kaya tops 30 minutes, 45 minutes, yun na yun eh. Wala ni. Afternoon, party na. Wala na. Dana. Ayun. Oh, si Mike Shah is here also. Hi, Sir Pat. Mike Shah, laban sa haircut daw, sabi ni Ken Go. Oo nga eh. Kumukunti na yung mga short, long-haired guys eh. Magpapagupit pa lahat. Ayun. So, yeah. Basically, sana yung code ko sa mga questionnaire ko sa'yo. Ayun. So, alright, last question para medyo naubos ko na yung oras mo. Sabi ko lang 1 hour. If you are not a photographer, what will you be? Hulaan ko. Kung hindi ako music. Photographer, ano? Music. Banda. Tama? Tama. So, ang dream ko dati, maganda eh, mag-tour all over the world through music. Gig lang ng gig. Pero ipapasalamat din ako, diba? Of course, nakakapag-tour ako ng all over the world because of photography. So parang yun ang binigay sa akin ni Lord eh. Yeah. Parang, so I'm taking that. Yeah. Pero kung hindi sa music, siguro sinasabi ko sa sarili ko before, siguro pwede akong magiging ano ako. If not, scuba dive master or surf instructor, happy na ako. Beach life. Pangarap ko talaga may beach house ako. May isang beach house, may isang bahay sa Hong Kong para lang kumain at beach. Yung pangarap. Siyempre, sobrang miss na. Wala na, hindi na nakapunta ng Hong Kong. Tagal ko na rin hindi nakapunta ng Hong Kong. Grabe. After nung... Lahat ng pagkain sa Hong Kong. Tapos pag nung nag-rally, wala na.
Tapos COVID, wala na. Minsan tatakas. Kaya sana next year. Minsan tatakas diba? Ako. Mag nagkikrave ako, punta kaya ako weekend. Or punta kaya weekday. Punta ako mga 3 days lang. Tapos balik, kain lang yan ng kain ng kain. Yan lang yung trip dyan. So, anyway. Yun ang pinaka-enjoyment yun. Pagka, tapos sabay todo-todo exercise. No? Ah, ito pala. Ito pala, marami nagtatanong sa akin. Ang sinasabi nila, bakit? How do you keep things fresh? Kasi parang sabi nila, napakatagal ko na raw sa industry eh. Siyempre, hindi ko aaminin yun, diba? Like, sabihin ko sa mga tao, hindi, wala pa akong 10 years. Iyan lang yung press release ko eh. Almost 10 years yung press release. Diba? So, lagi na ako nag-stay aggressive. Ganun lang yung mindset ko. Kaya yung may isang book ako eh, na-inspire ako eh. Kaya sobrang akong fan ni Michael Jordan. Yung For the Love of the Game, binili ko yung book na yun. Pag binasa mo yun from lahat, from every page, no? Lahat ang sinasabi niya sa Last Dance niya na documentary. Sinabi niya, nasa book lahat yun. Yung paano maging aggressive, paano mag-analyze, lahat. Tipong everyday, kailangan may something new ka. Bring it, laging game face. So, nakuha ko kay mga Jordan quotes lahat yun. So, medyo na-apply ko yung buhay. Si Frank nagtanong anong shampoo. Wala nang shampoo, kalbo na nga eh, di ba? Ayun. So guys, narinig nyo yan ha. Yung book na yon, which is yung kay Michael Jordan and yung bago niyong release na video. Ayun. Oh. So that's really an inspiration. After that book, book ko available pa after the lockdown sa nasa Lazada, Pat B. Love Behind the Lens ayun. At sa National Bookstore online. Yun guys. Don't forget. Tapos Pat, yung ano mo, Instagram mo, paki-plug in na rin. Instagram ko, PatD11, PATDY11. Ayun. Pero pagka marami kong mga questions sa akin, sa career ko, if you read yung book ko rin naman, no, parang doon ko sinagot lahat eh. Lahat ng questions sa akin, in-apply ko through photos and wordings and text in the book. First ever wedding book yun eh, via a solo photographer. Nice, just nice. 2 years yun in the making. Nice. Ang tagal gawin, makakapagod. sige. Ayun, so, yeah, so basically, that's it. We'll wrap it up. Thank you, Pat. Thank you for your time. It was nice chatting with you. Oh, thank you, Kelvin. Anytime. It's been a while. Nice, tagal, to, nice tagal. To catch up. Oo nga, kita pa tayo last time sa Green Hills. Oh, Green Hills pa tayo nakita nun? Yung last natin nakita. Green Hills. Uy! Oh, nasa Dubai ako 2 years ago ah. Ba't di ka nagparamdam? Wala. Hindi, wala. Yung sinabi mo yata nasa Manila ka. Ay, oo, tama. Anyway, pag vacation kayo or may shoot, let me know. Dito lang naman ako eh. Oh, ayun, my so, God. Oh, game. Sige. Alright, thank you everyone. Dandali, ano ko pala muna? May question pa ba kayo kay Pat? Sige lang, go lang. Oh, ask lang, basahin ko lang. Bahala pa, parang... Sir Pat, sabi ni Mike Shaz, how were you able to maintain your hair? Ayan, kukulit na mga... Pare, hindi, para if you look at my IG, pinost ko yan last week, how I maintain my hair. Ayun. May mga secrets tayo dyan. Ako wala na, ahit na lang. Mas madali. Hirap paano maintain. Sa'yo, paano mo pakintabin? Wala diba? Na. Kintab na. Automatic na. Wala na yan eh. As in, no chance na yun. Ever since. Willie's here as well. Hi, Willie. Thanks for joining. Alright. Anything else, guys? Mala, ano na to? Excess time na ako kay Pat. Okay lang. Ayun. Ilang groups ang sumali today? Ilang groups ka... Hindi ko nga sync ngayon kaya na-irita ako. Nag-open pa ako ng isang laptop. Usually, yung report ko lahat nandito na lahat eh. Anyway, ayun, so wala tayong magagawa. Especially sa atin, guys, si Mike. Briefly, do you both pa-describe the event and jump start sa wedding niyo? Ano? Briefly, to you both, pa-describe your event na nag-jump start sa wedding niyo. How did it jumpstart daw sa career?
I think I can mark the couple that gave me entry to the AV market. So parang, so not naming names, they were a very good looking couple, of course. And then very game sila to sa mga request on how I direct. You know, they were very trusting. Mm-hmm. So if you find those kinds of couples, no, na pili mo very high in potential, huwag ka na matulog. Huwag ka na mag-stop. Lahat ng ideas mo, ilabas mo na at ilabas. Yun ang parang pinaka masasabi kong tip eh. Totoo. If they are game, they may potential, huwag ka tumigil. Totoo. You stop, if they stop. Ganun lang yun. Hindi yun nagsastop pag ganun ka-game. Kasi importante, happy ka. Oh, pagka-game, huwag ka tumigil. Basta ka, pag ganun ka-game, ganda i-shoot yung couple mo, di ba? Hanggang sumuko sila, gawin nyo lahat ng shots ko para magawa mo yung portfolio. Totoo yan. Tapos less headache pa nga, di ba, sabi natin. Yung A and B are wala talaga. Less headache talaga. The higher the pay, less headache. Kasi pagka yung mga ganun na couples, di ba, mga portfolio worthy, kailangan talaga. Basta when you stop, basta make sure happy ka. Oo. Yan yung very important. Kung hindi ka happy, sabihin may something wrong pa rin sa shots. Keep on shooting until you get those photos, those shots. Totoo yun. Yung sa akin naman, I came to Dubai using the same portfolio. So, pag papakita ko, ayaw nila. In some ways, there's a racist behind it eh. Tapos, I got the opportunity to shoot a Lebanese wedding. So, binook ako. Tapos, afternoon, kahit yung album lang pinapakita ko, yung album na, hindi ko na pinapakita yung Filipino client ko. Yan lang. Papakita. Wala pa. 3 pages pa lang sa album. Okay. We're book you. We like it. Pero technically, that's the same shot. That's the same shot I've been doing before. But Filipino portfolio lang. Which is, di ba? Parang, okay, sige na nga. Wala ka na magagawa. Doon lang yan. Oh. After doon. Yan. Oh, kung ano yung market mo eh. Yun, di ba? Yeah. On new market, you produce those photos for marketing purposes. So, yeah. So kailangan gawin. Ayun. Kasi marami rin ako nakikita na portfolio, ginagawa nila portfolio nila. Medyo, paano ba sabihin? Huwag ka mag-upload pangit ng tira. Huwag ka mag-upload ng alanganin yung couple. Huwag ka mag, diba? You just show the best eh. You can't upload 20 photos na almost similar lang naman na kailangan isa, kahit isa lang i-upload mo na isang wow, o kota ka na eh. Okay na yun eh. You don't need to show. Kasi ang dami, may nakita ko, ang dami mga bago, ang dami mga lapses sa photo. Sayang eh. Nakikita kasi ng client yun eh. Yan yung palagi. Kasi problema. kailangan talaga less is more. Tignan mo yun, approach ni Steve Jobs dati, diba? Parang hindi mo yung kailangan sobrang visually appetizing eh. Basta dapat malinis, diba? Malinis, maganda, period. Class. Ano lang eh. With class. Class with lang, class. Period. Yes. Kasi ang problema, you can't buy class. Ang hirap. Saka marami yung nagagulat sa akin kasi pagka mag-pin-up daw ako, bakit ang bilis? Parang between 2 to 3 hours. Shooting time ah, na ready na yung couple ah. Tapos ko na agad 5 to 6 outfits. Bakit daw ang bilis? Whereas sila, from morning hanggang hapon, 8 outfits, 6 to 8 outfits in 8 hours. Bakit daw ang bilis na sa akin? Sabi ko sa kanila, hindi ko naman kailangan sulitin at pagurin yung couple eh. Basta once I get the shot, per outfit, diba, tight, medium, saka full, tapos na ako, okay na ako, next na agad. Kailangan, yun ang momentum. Papagurin mo sila, walang mangyayaring maganda. Totoo. Makikita sa itsura. Makikita mo talaga sa itsura. As in, pinipilit na lang. Sa expression. Oo, pinipilit na lang. Hindi mo na magagamit siya. Sa portfolio mo, mukhang nakakatawan sila. Alangan din talaga, hindi mo na siya mapapost. Pagpagod sila. Okay. May isa akong Moroccan husband, Malta wife, reception lang yung nasa Qatar ako. Could be my marketing tool, perhaps. Yeah, Tony, meron tayong sa chat, meron tayong isang portfolio review.
I'll be inviting the pros as well. Lahat kami nandun. Tapos, pwede, ano, invite rin natin si Pat kung available. So, gagawin natin. Mag-upload. Mag-upload kayo ng mga pictures nyo, tapos magko-comment kami. Oh, ito. At least that would be a nice help to everyone din para to fix their portfolio. Parang portfolio review. Oh. Ayun. Right. Kasi nandito na naman tayo sa bahay. Wala naman tayo ginagawa. Ubus ko na lahat ko na edit. Ubus na lahat na pending. Wala na akong i-edit. As in, lahat na bagong software na Premiere, lahat na upgrade. Na-upgrade ko na. Inaral ko na ulit. Inaral ko na lahat ulit. Ano yung mga bago? Lahat, inubos ko na lahat. Kaya... Nangyayari ngayon, parang ini-edit ko na lang yung mukha ko eh. Really? Ayun, so, ayun, I'm doing this just for like, yes, literally, para mawala rin yung boredom. And just to help din naman, kahit papaano. Ayun, so... Oo naman. Kasi diba, paano lang naman eh, pass the baton or next, para at least naman so, kahit papaano. Are you in the... Calvin, are you in the city sa Dubai or outside, in a minute outside the city? I'm city mismo, sa Dubai mismo. Ayun, so, yan, masterclass na ito. Kamusta weather dyan ngayon? Anong temperature dyan? Painit na. Pero mas mainit pa rin sa Pilipinas. By next, palagi yan eh, strange yan eh. Kasi, pag mag-Ramadan na, tsaka mag-i-increase, tsaka iinit yan masyado. So, every time na magra-Ramadan na, iinit yan. So, which is, syempre, hindi ka na nga makakain sa labas, init na init ka pa. So, palagi yan. Yan yung perfect timing yan. Yan yung style niyan dito. Kanina, umabot na ng 42 eh, dito sa Manila. 42 degrees. Ayun, grabe. The plus humid pa, no? Init, grabe. At least dito, ano, yung aircon medyo okay. Tapos, centralized naman yung aircon sa bahay. So, at least hindi mahal kuryente dito, so okay lang. So, kahit 24 hours yung aircon, okay, hindi mo maramdaman. Yan nga lang, pag lumabas ka, parang, ang init sobra. Yan lang naman. Ayun, so... How many Pinay photographers din sa Dubai ngayon? Ang dami na, sobrang dami na. Diba, same, before I left Philippines, diba, same issue din naman yun, na... Everyone with a DSLR will call themselves photographers. Diba? I think, ano na yun eh. Tapos ngayon palang nagka-catch up na ang presyo is wala na talaga. As in, sobrang giveaway price na. Photo, video, giveaway price na. So, medyo, ang mga clients na lang namin are the ones na recommended. Tapos, AB market. Kasi wala na eh. So, everyone is like, hindi na tumitingin ng portfolio minsan. Tumitingin na lang ng price, which is not our client. Our client, di ba? Kasi ang iba naman, tatawag, are you available, let's say, September 5? Yes, okay, book me. Yun na lang. Yun yung mga client namin na hindi na tumitingin ng portfolio. You are recommended by my sister-in-law or my cousin and all that. Wala nang tingin-tingin ng portfolio. Book na yun. Yung mga iba naman, pag sinubmitan mo ng price, Wala na talaga. As in, presyo lang tinitingnan. I found a photographer at this price. Okay, nothing I could do. That's really low. Diba? So, ang hirap. Oh, mahirap yan. Oo. Tsaka yun. Mahirap talaga. Kailangan talaga panindigan mo yung quality mo. Yun. Pwedeng bagsakan ng price niya lang. Diba? Kasi hindi naman lang naintindihan na hindi lang naman that day yung gawa mo eh. May editing pa eh. Diba? May editing pa. Storage ka pa. So, hindi lang. Nga ako gumagawa lahat eh. Edit, process, lahat. Sino nga? Parang tinapos na. Doble-doble na yung pagtapos ko. wala nang pending. As in, ubus na. Kaya buti nga, nagtuturo ako ngayon sa Nikon Middle East. About videography naman. So, at least, nagbe-busy ako for like, every week meron ako module. So, pinaprepare ko yan for 7 days. As in, sagad training. Aral. At the same time, aral din. Additional. Kasi yan yung maganda pag nagtuturo ka eh. Parang, hindi nakakalawang yung brains mo. So, napapractice ka rin in some ways na, oo nga pala, no? So, it keeps me busy. Sobrang commendable na magturo eh. Kaya gusto ko mag-give back, magturo. Oo, kasi nga...
Kailangan talaga raise the bar, raise the game. Oo. Oh. Parang Jordan lang yun eh. Totoo yan. Ayun. Grabe, tagal na natin nag-usap pa. I'll wrap this up. Sige guys, wala na. Okay na yung mga questions. Wala na kayo questions. Nasaan nila? Salamat Pat. Been thinking kasi din for my retirement. Yun. Thank you, Kelvin. Very good tip, Pat, from Mike. Retirement Show. For retirement na gano'n ka ba ito? Mag-retire niya? Ayaw nang mag-photography? Si Tony. Si Tony. I met Tony sa Photo World Asia. Yes, ayos. Sorry. Okay. Yeah, wala na. Okay na yung mga questions. B-market muna. Yeah. Anong camera model na malapit sa puso mo at reason? Camera na daw. Camera model. Camera gamit ko? Oo. Oh. Siyempre, Canon user ako. So, yan. So, 5D Mark IV. Tsaka yung EOS R. So, paglabas ng R5, malamang kukunin ko yun. Oh. Yun. So, pagka camera phone, gamit ko sa camera phone ko yung Huawei P40. Yun. Sponsor lahat? Oh, pero lahat yung mga pinang-partner ko, dapat, ano yun, mga Sureball na ginagamit ko talaga. Oo, yun. True. Pero if you look at yung camera phone talaga sa Huawei P40, hanap talaga. I've been with them since ano, yung P25. Nakakaiba talaga pagka wala kang dalang SLR or camera, gamit yung camera phone. Meron ako, meron ako shoot na... Kasi plugging. Meron ako shoot na sa labas kami. Tapos syempre may sandstorm. So nawala. Hello. Ganyan. Oh, nawala yung sound nila eh. Ayan. Okay. So meron ako shoot sa labas. So may sandstorm. So isa lang lens dala ko, yung 24-70 lang dala ko. Oh. So, ayoko kasi magpalit eh, sandstorm eh, masisira yung sensor and dust, 'di ba? So nangyari is kailangan ko ng wide angle kasi Burj Al Arab sa Burj Khalifa eh. So Burj Khalifa, so sabi ko siya kailangan ko wide angle. Tapos ay, meron ako P20. Yung tinira ko P20 wide angle, pak, oh, patak, 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 oh, nalagay pa sa album, mobile phone. Ayun. Alam mo, sobrang nakakatawa ginagawa namin nowadays. Hindi ko pa nakukwento to ha. Tawa kami ng tawa na sobrang it gets the job done. Na sobrang ganda rin ng photo. Alam mo yung top shot sa church? Yeah, super wide yun eh, di ba? Iba yung feeling eh. Kailangan mo ng isang super wide lang. Yeah. Isang horizontal, isang vertical. Yeah. Ang nagsushoot sa amin, yung graphic artist namin. Gamit niya yun, P13 niya. Yeah. Yun na. Di ba? Kasi you can, depende naman talaga, di ba? Kaya funny is, pag may client ako nagtatanong, what's your camera? Diba? What's your camera? What camera do you use in photo and video? Hindi naman sa camera yun. It's the one using the camera. The camera for me is just a gear. Yeah. Diba? Oh. Regardless of brand, regardless of... Kahit ano eh. So, sa gumagamit naman yun. Wala naman yun. Same banana. Oh. Yeah. Ako ginagawa ko pag humihingi ng discount. If you want discount, I'll use my camera for yeah, pwede. Ayun. Oh. Anyway, sige Pat, okay na tayo. Salamat. All right. Magpa-plug in ang palakpak. Thank you for having me. All right. Thanks Pat. Good night. Thanks guys. Thanks. See you soon, Kelvin. Thanks everyone. Thank see you soon. All right. Me. Thanks. Bye-bye. Bye guys. Bye. Oops, mali. Nalito na ako. All right, guys. Thank you for joining. Good night. Thank you, everyone. We have a few more sessions tomorrow. I'll have Tito joining me for a coffee session as well. Tito is one of the D850 brand ambassadors. Special. He's from Indonesia, so he's really, really good photographer as well. Met him in Japan sa D850 na lunch. So, it's an opportunity as well. Yeah. See you tomorrow, guys. Thank you. Good night. Good night, everyone. Thank you. Ano na patayin to?
All right, good night.